Yo, dahil mag-uumpisa na yung MPL Malaysia kung saan mapapanood natin si Hate at yung MPL Cambodia kung saan mapapanood naman natin si Zico, MP The King at Hesa, lahat ng yan mangyayari bukas, August 5. Susubukan ko na lang paspasan yung draft analysis dun sa Grandfinals ng Top Clans Tournament. Umpisa na natin sa Game 1, yung 1-1 Fanny at Tamus ba ng Falcon, default ban lang talaga nila yan tuwing Game 1, lalo na pagkalaban nila yung susunod kasi yan din yung binan nila nung naglaban sila sa upper bracket match. Samantalang yung si Yusu naman, natuto na sila kasi natalo sila sa Falcon nung upper bracket match. Kaya ibaban nila yung Masha at saka yung signature na talya ng Falcon para hindi mahirapan yung magiging jungler nila. Given na sobrang hilig talaga nila sa Julian jungle. Tapos ibaban din nila yung Akai na napakadalas gamitin ni Ken, MSC pa lang. Habang yung Falcon, kahit open yung Faramis, hindi nila ipa-first pick to. Kasi open din yung Valentina na pwedeng kumopia sa ulti ni Faramis, parang yung nangyari dito. Na ultimate dito ni Ra, so there's going to be a clash, I have a feeling, just a little bit. So there is the Fatal Links, and here comes the call out of Aquani Sensei. Yung first turtle of the game, there's still no casualties here. Grabe yung makasustain dito ng dalawang teams. Yung si Yusu naman, syempre hindi nila papalagpasin yung Julian na priority pick talaga pag red side ka at yung open na Faramis. Habang yung Falcon sasagot ng Atlas dahil game 1 pa lang to, nagtatantsaan pa lang yung dalawang team at saka eto din kasi nagpanalo sa kanila sa upper bracket match day before ng laban na to. Tapos dedenay pick na din nila yung Esme kay Felix bilang sobrang comfort niya to. Habang yung si Yusu naman, dahil si Felix nga yung isa sa mga playmaker nila, kaya gusto nila lagi itong komportable sa linya. Dahil dyan, ibibigay nila dito yung pang-counter sa Esme, which is yung Dairot. Sasagot naman yung Falcon ng Digiban para hindi makontra yung Atlas at Franco naman dahil wala pang roamer yung si Yusun. Habang yung si Yusun, ita-target ban naman yung possible na jungle pick ni Ken, tulad ng Balmond at Barats. Napapaisip ka ba bakit mas binan nila yan kesa sa Ling na top ban noong nakaraang major tournament at Lance na isa sa mga go-to jungler ni Ken? Bakit parang finoforce ng si Yusun yung comfort hero ni Ken na Lance? Huwag ka mag-alala kasi mapapaluwanag natin yan mamaya kung bakit. Sa ngayon, dahil open yung Bea at isa to sa mga top pick ng Falcon, kaya kokontrahin na to kagad ng si Yusun ng Irithel. Tapos, ipipick na ng Falcon yung Lance na finoforce sa kanila ng si Yusun at dahil mahihirapan yung gold lane nila pag pinilit nila yung Bea, mag-Clint na lang sila dito na para sa akin, decent matchup naman kay Irithel. Hindi lang sa lineup na to dahil may Faramis. Tapos, dahil nag-Lance na yung Falcon, ipipick na ng si Yusun yung papangontra nila dyan, which is yung Kufra. Dahil lang ba sa Kufra kaya finoforce ng si Yusun na mag-Lance yung Falcon? Parang ambabaw, no? Well, tingin ko hindi lang to dahil sa Kufra, tingin ko mas dahil to sa Faramis. Dahil sa bagong ulti ni Faramis, hirap na hirap makaburst yung Lance. To the point na pag pumasok siya, hindi na nga to makapagburst dahil sa ulti ni Faramis, hindi pa siya makapag-out dahil sa Kufra, tingnan nyo dito. Ito nga pala yung raffle natin today. Kung bago ka lang sa channel natin, namimigay ako ng epic skin, emote, name change card at saka starlight kada mag-upload ako ng video. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-subscribe, ilike tong video nito at mag-share ka ng tips or experience mo na connected sa topic natin. Para to sa mga subscriber natin na nag-uumpisa pa lang at gusto pang matuto. Lahat ng comments dito, iraraffle ko sa susunod na video. Ito na muna yung raffle natin ngayon. Ang mapapanalunan mo ay PM mo lang yung Facebook page natin para sa premyo mo. Good luck sa susunod na raffle. Yun na lang muna sa ngayon. Salamat sa panonood.